Barangay Love Stories. Love Stories. May relasyon na hindi natin napapansin na nakakasakal, lalo na kapag sobra nating minamahal ang isang tao. Minsan kasi ang gusto lang natin ay maingatan at malagaan ang taong espesyal sa buhay natin. Pag-aalaga na hindi naman pala nila kailangan. Ikaw, kapuso, handa ka bang bumitaw sa relasyon na masaya ka nga pero nasasakal ka na? Dear Papa Dudut, may pag-aalaga na masarap damhin, lalo na kung mula ito sa taong mahal natin. Pero may pag-aalaga din na minsan ay magbibigay ng dahilan para magulo ang isang relasyon. Dahil magkakaibang ugali ng mga tao na pwedeng maging dahilan ng hindi pagkakaunawaan at sawaan. Good day po sa inyo, Papa Dudut, pati na rin po sa ating mga kabarangay. I'm Lena, 31 years old, nagtatrabaho sa back office ng isang mall dito sa Laguna. Hindi ko rin talaga alam kung bakit ginagawa ko itong sulat na ito. Siguro dala na rin po ng malamig na panahon kaya naisipan ko na magbahagi ng madramang kwento ko. Hindi ko alam kung magiging madrama din ba ito sa mga nakikinig ngayon pero ito ang parte ng buhay ko na kailanman ay hindi ko po makakalimutan. Nakilala ko si Jello sa sport festival na ginanap sa school namin noong nasa third year high school ako, Papa Dudut. Galing siya sa ibang school at kasama siya sa mga soccer player na dumayo sa lugar namin para maglaro. Nakipagkilala siya sa akin at kinuha ang cellphone number ko. Text at tawagan po ang uso noon at yon ang madalas naming ginagawa dahil magkalayo ang school namin. Hanggang sa muli kaming magkita sa mall para mag-date. At bago matapos ang high school ay naging boyfriend ko na si Jello. Ang relasyon na yon ay tumagal hanggang sa makatapos kami ng kolehiyo at magkaroon ng kanya-kanyang trabaho, Papa Dudut. Buti na lang nakapag-date na rin tayo sa wakas. Ang busy mo kasi nitong mga nakaraang araw, baby. Nasabi ko naman sa'yo, natamba kami ng trabaho, diba? Sorry na. Ayos lang. Wala namang kaso sa akin yun. Kasi kahit ako, naging busy rin sa trabaho. Pareho kasi tayong busy kapag ganitong magtatapos na ang buwan. Saka parte naman talaga yun ang trabaho natin. Pero ang nakakainis lang, yung mga boss na akala naman nila kung sino silang magmataas sa opisina. Oh, bakit? May nangyari na naman bang hindi maganda sa opisina nyo? Oo, baby. Yung dalawang supervisor kasi namin, parehang tambak sa amin ng trabaho. Ultimo yung mga report na dapat silang gumagawa, sa amin pa pinapasa. Dapat nilereklamo nyo yan sa mas mataas na boss nyo. May katrabaho kung sumubok na gawin yan. Kaya lang, bumaliktad lang din. Yung katrabaho ko pa ang napasama at nasabihan na nagre-reklamo sa mga report na pinapagawa sa kanya. Kaya ang ending, nag-resign na lang siya. Grabe pala dyan sa opisina nyo. Parang nawawalan na kayo ng boses para magreklamo. Sinabi mo pa, baby. Kaya nagtitiis na lang talaga kami kesa magreklamo at mapasama lang sa huli. Babe, papalapit na yung waiter dito sa table. Dala na niya yung mga in-order natin pagkain. Nakaka-excite. Ito na po ang mga order nyo, sir. May kailangan pa po ba sila? O pagkain na gustong orderin? Wala na. Thank you. You're welcome po. And enjoy your meal. Grabe, baby. Ang dami nitong mga pagkain. May kari-karing bagnet, sisling sisig, fried bangus at chop suey. Lalo tuloy ako nagugutom. At may darating pa na dessert mamaya pagkatapos natin kainin ng mga to. Lalagyan na kita ng kanin sa plato mo, baby, ha? Mm. O, yan. Thank you, baby. Kukuha na rin ako ng kari-karing bagnet.
Ako na maglalagay, baby. Eto, ipaglalagay na kita sa maliit na mangkok. Sandali lang, ha. Baby, bakit tinatanggalan mo ng balat at taba yung karne na nilalagay mo sa mangkok ko? Diba, sabi mo kasi medyo nahilo ka nung nakaraang linggo. Oo nga, nahihilo ako sa tambak ng mga trabaho namin. Ano namang connect ng pagkahilo ko dyan sa mga karne na yan? Naisip ko na baka tumaas din ang blood pressure mo noon. Kaya kailangan mo nang magbawas ng mamantika at mga taba sa kinakain mong pagkain. Pero baby, yan nga yung masarap sa bagnit eh. Yung taba at balat ng pork meat. Pero hindi na nga masyadong pwede sa'yo to. Huwag ka nang makulit, okay? Gusto ko lang na maging healthy ka kaya ginagawa ko to. Oh, eto na ang mangkok ng kare-kare mo. Salamat. Papa Dudut, madidescribe ko po si Jello bilang isang medyo controlling na boyfriend. Palagi niyang pinakikialamanan ang mga pagkain na kinakain ko. Ang paraan ko ng pagtatrabaho o kaya ay pati na rin ang hindi ko pag-exercise sa araw-araw. Alam ko na ginagawa niya yon para sa akin dahil ayaw niya akong magkasakit o kaya naman ay manghina ang katawan ko. Kaya lang yon din kasi ang dahilan kung bakit hindi ko nagagawang ma-enjoy ang buhay ko. Sabi nga nila, hindi ba habang bata ka pa, dapat ay nagpapakasaya ka na sa buhay mo dahil marami ka nang hindi magagawa kapag tumanda ka na. Yon ang hindi naiintindihan ni Jello. Para sa kanya kasi lahat ng ginagawa namin na hindi maganda sa katawan namin ay palagi may epekto na hindi maganda sa hinaharap. Kaya mas okay na raw na iwasan yon ng maaga. Kesa magsisi kami sa huli, Papa Dudut. Walang lasing dito, kaya umorder pa tayo ng alak! Kumakain o makala mo isda, para wala nang bukas ah! Ganun talaga, kasi ngayon na lang ulit tayo nakatambay dito sa bar, kaya kailangang sulitin. Sa bagay, deserve naman natin mag-enjoy ng ganito. Sa sobrang toxic na mga araw natin sa opisina, deserve talaga natin to. Piruin mo, hindi na parte ng trabaho natin. Pero tayo pa rin ang tumatrabaho. Wala na kasi naglakas loob magreklamo eh. Problema talaga sa ating mga Pilipino, yung hinahayaan natin na pagtrabahuhin tayo ng sobra ng mga taong mas mataas sa atin. Kahit yung natatanggap nating sweldo, hindi na sapat sa tinatrabaho natin. Ganun talaga, ang hirap humanap ng trabaho. Kaya siguro, nagtitiis na lang tayo sa ganitong pamamalakad na hindi na patas. Matapos lang talaga ang taon na to, magre-resign ako. Ako rin nga, plano ko nang iwanan ang kumpanya na yon kapag hindi pa talaga ako na-promote. Oo nga pala, mabuti't wala kang bantay ngayon, Lena. Bantay? Ano ibig mo sabihin? Wala naman ako ibang tinutukoy kung hindi yung boyfriend mong laging nakabuntot sa'yo. si Jello. Oo nga naman. Bakit ba nawala siya sa isip ko? Pero yun, susunod daw siya dito. Ibig sabihin, pagdating niya, tapos na ang pagpapagpag natin dito sa bar ng stress sa trabaho? Siyempre hindi, no? Hindi pa ako uuwi kapag dumating na siya. Weh, talaga? Parang narinig ko na yan sa'yo dati pero tumiklop ka rin ang sunduin ka niya. Sabi ko sa kanya, dito lang tayo sa bar hanggang sa magsara to. Saka, ngayon na lang ulit tayo nakalabas tapos istorboy niya pa yung pagpapakasaya natin dito. Well, makikita natin mamaya kapag dumating na siya. Hi baby!
Mabuti na lang, dito kayo malapit sa may entrance na kapwesto. Hindi ako nahirapan na hanapin kayo. Andyan ka na pala, baby. Akala ko hindi ka na makakasunod. Para namang matitis ang boyfriend mo na hindi ka puntahan. Joke lang! Hi, Jello! Ala ko! Hindi na, Ara. Magdadrive pa kasi ako. Pero thank you. Baby, parang lasing ka na yata. Ako? Lasing? Hindi ba, no? Nakakadalwang bakit pa nga lang kami ni Ara eh. Namumula na kasi ang mga pisngi mo. Pati na yung leeg mo. Mabuti pa, umuwi na tayo. Nako, baby. Masyado pang maaga para umuwi ako. Kita mo nga, may ilang bote pa kami dito sa mesa. Kaya umupo ka lang dyan. At tulungan mo kami na ubusin to. Hindi nga pwede kasi magdadrive pa ako. E di dyan ka na lang muna. Tapos samahan mo na lang kami ni Ara hanggang sa maubos tong mga to. Baka mahirapan ka pang maglakad mamaya kapag nasobraan ka na sa alak. Kaya ali ka na. Umuwi na tayo. Ayoko bang ang umuwi kasi masyado pang maaga. Lena, di ba masama sa'yo ang sobrang maraming alak na iniinom? Halika na, kukunin ko na tong bag mo. Ara, mauna na kami ni Lena ha. Bawi na lang kami next time. Okay, sige. Walang problema sa akin. Ingat kayo. Bye! Papadudod sa aming dalawa ni Jello ay siya rin ang mas konserbatibo. Hindi niya gusto ang mga maikling dress na sinusuot ko. Madalas din ay may baon siyang jacket para kapag nagkita kami at napansin niya na medyo revealing ang suot ko ay papatungan niya kagad yon ang jacket na dala niya. Hindi rin siya mahilig pumunta sa mga party o kaya ay magbar. Ipapahinga na lang daw niya sa bahay ang oras na ilalagi niya sa mga lugar na ganon. Kaya nga wala rin siyang masyadong kaibigan na naiintindihan ko naman. Bukod sa pagiging soccer player noong high school at college ay wala na siyang ibang ginawa kung hindi ang mag-aral o kaya ay i-date ako sa mga simpleng lugar. Kumbaga eh ako na rin halos ang ginawa niyang mundo. Wala namang kaso sa akin yon kaya lang kasi papadudod. Pati ang pagbabar ko kasama ang mga kaibigan ko o kaopisina ko ay pinakikialamanan niya. Sumasama siya sa akin sa gimikan tapos sa huli ay magyaya siya na umuwi kami ng mas maaga. Kaya minsan ay mas okay na sa akin na hindi na lamang siya sumama o sumunod para makapag-enjoy ako, papadudot, nang wala siya sa tabi ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudod, sa paglipas pa ng panahon sa relasyon namin ni Jello ay unti-unti akong nakaramdam ng pagkasakal mula sa kanya. Hindi yung literal na sinasakal niya ako ng pisikal, kung hindi yung pagiging mahigpit niya sa akin bilang karelasyon, papadudod. Ultimo kasi maliit na bagay sa buhay ko ay nakikialam siya. Ayos lang sa akin nung una pero habang tumatagal ay nakikita ko na hindi na siya healthy sa relasyon namin. Lalo na sa akin bilang isang babae. Hanggang sa makatanggap ako ng opportunity na makapagtrabaho sa Vietnam. Yun ang bagay na alam kong ayaw na ayaw ni Jello dahil hindi siya naniniwala sa LDR. Takot siya na magkalayo kaming dalawa at mauwi lamang sa pagtatapos ang lahat sa amin. Kaya hindi ko kagad sinabi sa kanya ang tungkol sa job opportunity na natanggap ko dahil alam ko na pag-aawayan lamang namin ang tungkol sa bagay na yon, Papa Dudut. Sarap nitong pancake na niluto mo. Anong recipe ang ginamit mo dito, baby? Wala namang bago. Sinunod ko lang din yung recipe na nasa box ng ready-to-cook na pancake. Talaga? Bakit parang may kakaiba sa lasa nito? Siguro kasi naglagay ako ng cinnamon powder bago ko niluto yan. Kaya medyo kakaiba sa panlasa mo ngayon. Ah, yun nga yung nalalasaan ko. Kaya pala mas masarap to kaysa dun sa dati mong niluluto. Palagi mo namang sinasabi na masarap lahat ng niluluto ko.
Ay, teka lang baby. Kukunin ko lang yung cellphone ko sa sala. Naiwan ko yata sa may sofa. Sige lang baby. Oh, ano itong mga nakalabas sa envelope? Mukhang passport to ah. Kaninang passport naman to? Tsaka, teka, working permit to sa Vietnam ah. Bakit lahat ng papel dito? Nakapangalan kay Lena. Baby, sorry ha. Makakalimutin na talaga ako. Sa may tabi pala ng TV ko naiwan tong cellphone ko. Baby, gusto mo ba ng soft drink? O, bakit hawak mo yan? Hindi ba dapat ako muna ang magtanong sa'yo? Bakit may mga ganito ka at para saan to? Akin na nga yan. So ano? Itatago mo na naman ang mga yan. Wala ka talagang balak sabihin sa akin ang mga plano mo hanggang makaalis ka, no? Siyempre hindi ganun. Bala ko naman talagang sabihin sa'yo to, pero… Pero kailan? Kapag bukas na ang alis mo? O kapag nasa Vietnam ka na? Okay, fine. Sorry. Sorry kung hindi ko kaagad sinabi sa'yo ang tungkol dito. Pero maniwala ka sa akin. Ipapaalam ko rin naman talaga sa'yo. Humahanap lang ako ng tiyempo. Lena! Alam mo naman na simula't sa pool, ayoko na dyan sa idea mo na magtrabaho sa ibang bansa. Ayoko magkalayo tayong dalawa. And that's exactly the point kung bakit nahihirapan ako na sabihin sa iyong tungkol dito. Kasi alam ko na hindi mo talaga ako papayagang umalis. Kasi nga, ayoko masira ang relasyon natin. Sino ba kasing may sabi na masisira ang relasyon natin kapag umalis ako? Dahil yun naman talaga ang nangyayari sa mga taong sumusubok dyan sa LDR na yan eh. Nahihirapan sila hanggang sa magkahiwalay lang din sila sa uli. Pero sila yon at hindi tayo. Bakit kasi hindi muna natin subukan, Jello? Para saan pa? Para lang umasa tayo na kaya natin tapos masasaktan lang din tayo sa uli? Hindi tayo masasaktan kung walang susuko sa ating dalawa. Basta, hindi ka aalis. Tapos ang usapan na to, Lena. Alam mo, palagi ka na lang ganyan. Palagi mo na lang kinokontrol ang lahat ng bagay sa buhay ko. Dahil ang gusto ko lang naman, mapabuti ka at ang relasyon nating dalawa. Mahirap bang intindihin yun? Oo! Kasi hindi lahat ng gusto mo nakakabuti talaga para sa akin. Dahil sa totoo lang, nakakasakal ka na, Jello! Nasasakal na ako sa relasyon na to! Nasasakal na ako sa'yo! Sa pagmamahal mo at sa pagkontrol mo sa buhay ko! Kaya ang mabuti pa, kung hindi mo talaga ako papayagan na umalis, maghiwalay na lang tayong dalawa! Papadudot, kagaya ng inaasahan ko ay nauwi sa pagkatalo ang hiwalayan naming dalawa. Kahit anong subok ko na ipaintindi sa kanya na malaking opportunity yon para sa trabaho ko ay naging sarado ang isipan niya. Sinabi niya na kung tutuloy ako sa pag-a-abroad ay mabuti pa talaga na maghiwalay na lamang kaming dalawa dahil doon din naman daw papunta ang lahat. Alam niya raw na ilang porsyento lang na magkakarelasyon na nagtatagumpay sa LDR at sigurado siya na hindi kami kasama sa iilang porsyento na yon. Nang magtapos ang relasyon namin ang araw na yon ay wala sa amin ni Jello ang gumawa ng paraan para muli kaming magkausap o magkaayos. Siguro ay dala na rin ang pride ay hinayaan na lang namin na magtapos ang ilang taon na relasyon naming dalawa hanggang sa makalis na ako ng Pilipinas, Papa Dudut. Pwede ba akong umupo dito sa upuan? Sige, umupo ka. Wala naman akong kasama. Nagpapalipas lang din ako ng oras dito sa coffee shop. Kailan ka ba nakauwi dito sa Pilipinas? Nung isang araw lang. Kaloka ka? Bakit hindi ka malang nagpasabi na uuwi ka na pala? Biglaan lang din kasi. Kaya hindi na ako nakapag-post o nag-message sa mga kaibigan ko. Pero grabe, ang laki ng ginanda mo lalo ngayon. Hindi naman. Ganun pa rin naman ang itsura ko.
Ang laki kaya ng pinagbago mo. Pumayat ka, tsaka lalong kuminis yung balat mo. Parang gusto ko na rin tuloy magtrabaho sa Vietnam kasi parang nakakaganda yung tubig nila doon. Sira, hanggang ngayon hindi ka pa rin nagbabago. Madaldal ka pa rin at maraming hirit na joke. Well, ganun talaga ang buhay. Pinili ko na rin na hindi magbago kasi alam ko na dito natutuwa sa akin ng mga tao. Ay, tika, kumusta ka na pala? Ayos naman ako. Wala naman masyadong nagbago sa akin bukod sa medyo pumayat nga ako dahil na rin sa stress sa trabaho. Gano'ng katagal ka nga ulit na wala dito sa Pilipinas? Mahigit 2 taon din. Dapat nga nung 1 taon pa ako uuwi, pero tinapos ko na lang muna yung kontrata ko sa Vietnam para walang problema. Eh ikaw, kamusta ka naman? Ayos lang. Ay, nga pala, umalis na ako dun sa kumpanya na pinagtatrabahuhan natin. Tsaka alam mo ba, yun ang pinaka-the-best na ginawa ko. Talaga? Paano mo naman nasabi yan? Aba, kasi dun sa nilipatan kong kumpanya, 6 buwan pa lang ako nagtatrabaho, na-promote na kagad ako. Tapos pagkalipas ng 5 buwan, na-promote ulit ako sa mas mataas pa na posisyon. Samantalang dun sa dating kumpanya natin, 5 taon bago ako nakaranas ng promotion. Mukhang hindi ka nga nagkamali sa desisyon na ginawa mo. Sana lahat hindi nagsisisi sa pinili nila para sa sarili nila. Oh, eh bakit parang anlalim naman ang hugot mo dyan? Hulaan ko, si Jello, yan ano? Ay, sabi ko na nga ba eh. Sa lalim ng buntong hininga mo, sigurado ako na tama ako. Mahal mo pa. Hindi ka pa nakaka-move on, no? Siya pa rin ang nandyan sa puso mo. Hindi na ako magpapaka-plastic sa'yo. At sasabihin ko na, oo, ang lahat ng sagot ko sa mga tanong mo. Isa rin talaga siya sa mga dahilan kung bakit gusto ko na kaagad umuwi dito sa Pilipinas. Kasi nagsisisi talaga ako nang magkahiwalay kaming dalawa dahil mas pinili kong magtrabaho sa Vietnam kaysa makasama siya. Eh kung gano'n naman pala, bakit hindi mo balikan? Yan naman talaga ang plano ko. Kaya lang sana, pwede pa. Sana may Jello pa ako na pwede kong balikan. Sana mahal niya pa rin ako kagaya ng pagmamahal ko sa kanya. Papa Dudut, sa 2 taon na pagtatrabaho ko sa abroad ay never nawala sa puso at isipan ko si Jello. Kahit kailan po ay hindi rin nawala ang pagmamahal ko para sa kanya. Isa siya sa mga dahilan kung bakit nahihirapan ako na magtrabaho sa abroad. Bukod sa iba ang kultura doon ay palagi kong naiisip na paano kaya kung hindi ako umalis. Paano kung sinunod ko na lamang ang gusto ni Jello? Paano kung hindi ko inayaan na matapos ang relasyon naming dalawa? Ang daming paano na tanong na alam kong hindi rin kaagad masasagot noon. Kaya naman nang matapos ang 2 taon na kontrata ko ay nag-decide na ako na umuwi muna ng Pilipinas. Nami-miss ko na rin kasi ang pamilya ko at saka nagbabaka sakali ako na pupwede pa. Na pwede pang matuloy ang kwento namin ni Jello. Na may pag-asa pang magkabalikan kami kasi sa totoo lang ay wala akong ibang gusto mangyari noon kung hindi ang maging kami. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, naniniwala ako na walang perpektong relasyon. Lahat ay pwedeng dumaan sa mga pagsubok kagaya ng mga pag-aaway at hiwalayan. Pwedeng masira ang tiwala at relasyon, pera hanggat may katiting, or pero hanggat may katiting na pagmamahal pa para sa isa't isa, ang 2 tao ay may katiting din na pag-asa na muling maaayos ang isang relasyon. Sa aming 2 ni Jello ay hindi ako sigurado kung may natitira pa ba siyang espesyal na pagmamahal para sa akin. Pagkalipas ng mahigit na 2 taon na hindi kami nag-usap. Pero ayoko nang magsayang pa ng panahon kasi pwedeng ang paghihiwalayan namin at pagtatapos ng relasyon namin ay malaking pagsubok lamang para mas lalo kaming patatagin. Kaya gusto kong ako na ang gumawa ng paraan para malaman ang sagot sa mga katanungan ko. Kahit na walang katiyakan sa mga sagot na makukuha ko. At least ako ang nag-effort sa bandang huli. Ang nasa isip ko noon ay kung kami ni Jello ang para sa isa't isa ay tutulungan kami ni Lord na muling magkalapit, Papa Dudut.
Bye po, tita. Lena? Anak, kamusta ka na? Mabuti naman po. Kayo po, kumusta? Eto, lalo akong tumataba ngayon. Parang hindi naman po masyado, tita. Pasensya na po kung tumuloy na ako dito sa may pinto kasi hindi po nakalock yung gate sa may garahe nyo. Naku, ayos lang. Palagi ka naman nandito sa bahay dati pa. May dala nga po pala akong pasalubong galing Vietnam. Mga pagkain po ito na sigurado akong magugustuhan nyo. Naku, salamat. Halika, pasok ka. Salamat po. Maupo muna tayo dito sa sofa at mamaya ako na bubuksan ang mga dalamong pasalubong, ha? Sige po. Ano na bang balita sa'yo, Lena? Mula na magkahiwalay kayo ng anak kong si Jello, wala na akong narinig na kahit ano mula sa'yo. Ang alam ko lang, umalis ka ng Pilipinas para magtrabaho sa abroad. Pasensya na po, tita. Hindi na rin po kasi kami nag-uusap ni Jello mula nang mag-break kami. Kaya nahiya rin po ako nakausapin kayo. Inisip ko po kasi na baka galit kayo sa akin o masama ang loob ninyo. Bakit naman ako magagalit sa'yo? Eh parang anak na rin kita. Matanda na kayo ni Jello at sigurado akong alam nyo na ang mga desisyon na ginagawa nyo sa buhay nyo. At kahit nagtapos na ang relasyon nyo, hindi naman ibig sabihin na hindi na kita ituturing na anak ko. Thank you po, tita. Isa po talaga kayo sa pinaka-namiss ko nang umalis ako dito sa Pilipinas. At sobrang namiss rin kita. Lalo na yung mga kwento mo sa akin. Ay, matanong ko lang, may bagong boyfriend ka na ba? Wala po. At kahit kailan, hindi po ako nagka-boyfriend mula nung maghiwalay kami ni Jello. Ay, pareho kayo ng anak ko. Sigurado ako na hinihintay niya lang ang pagbabalik mo. Talaga po? Oo, nakita ko yun sa kanya. Na kahit Mama, kailan, hindi ka nawala sa puso niya. Nakalimutan niyo na naman po yata ang ilak. Nandiyan na pala ang mabuti anak ko. Na lang at walang aso sa kapitbahay na... Lena? Hi, Jello. Kumusta? Oh, anak! Mabuti pa, bibili muna ako sa labas ng maiinom mo, Lena. Maiwan ko muna kayo dito, ha? Jello, ikaw na bahala kay Lena, ha? Babalik ako agad. Sige po, Ma. Anong ginagawa mo dito? Gusto ko kasing dalawin si Tita. Pati na rin ikaw. Ngayong nadalaw mo na si Mama, pwede ka nang umalis. Jello, ang totoo, gusto rin talaga kitang makausap. Wala na tayong dapat na pag-usapan, kaya umalis ka na, Lena. Jello, please. Huwag ka nang magalit sa akin. Alam ko na kasalanan ko kung bakit tayo nag-break, kaya eto nga, oh. Ako na ang gumagawa ng paraan para magkaayos tayong dalawa. Sino ba may sabi na may maaayos pa sa atin? Bakit? Hindi mo na ba ako mahal? Jello, sa dalawang taon na pagtatrabaho ko sa Vietnam, hindi ka nawala dito, sa puso ko. At nang umuwi ako dito sa Pilipinas, isa lang ang gusto kong gawin. Ang magkabalikan tayong dalawa. Dahil mahal pa rin kita. Mahal mo pa rin naman ako, di ba? Please, sabihin mo sa akin ang totoo. Wala nang dahilan para ayusin natin ang lahat sa ating dalawa. At hindi ko na rin kailangan pang sagutin ang tanong mo, kaya please lang. Umalis ka na. Hindi ako aalis hanggat hindi mo sinasagot ang tanong ko. Mahal mo pa rin ba ako o hindi na? Ano? Jello? Oo, hindi lang ang kailangan ko marinig sa'yo. Ano ba talagang nararamdaman mo para sa akin? Mahal mo pa rin ba ako o hindi na? Oo! Mahal pa rin kita, Lena! At kahit kailan, hindi ka nawala dito sa puso ko. Pero hindi na nga pwede. Hindi na pwede dahil I'm dying. Narinig mo ba yun? Mamamatay na ako. Kaya wala nang dahilan para magkabalikan pa tayo. Anong ibig mong sabihin? May pancreatic cancer ako. Stage 3. At ang sabi ng doktor, malaki ang chance na umakit na sa stage 4. Lena, mamamatay na ako. Naiintindihan mo ba yun? Mamamatay na ako.
at wala nang dahilan para magkabalikan tayong dalawa. Kaya umalis ka na. Kasi ayoko maging pabigat lang ako sa'yo. Hindi! Hindi ako aalis! Dito lang ako. Hindi kita iiwan. Jello, mas lalong ayoko mawala sa tabi mo. Hindi lang dahil sa sakit mo, kundi dahil mahal kita. Mahal na mahal. At hindi ko nahahayaan pa na magkalayo tayong dalawa. Hindi na ulit kita iiwan. Hindi na ako ulit mawawala sa tabi mo. Papadudod, sa totoo lang ay magkahalong emosyon ang nararamdaman ko ng mga oras na yon, lalo na nang marinig ko ang tungkol sa sakit ni Jello. Doon ko po na-realize na kahit friends pa rin kami sa Facebook ay never na siyang naging active sa pagpo-post. Wala na rin siyang update na profile picture o kahit man lang bagong upload na litrato. Puro mga repost na mga Bible verses at mga quotes ang nasa wall niya. Yun pala, ang laki na rin talaga na nagbago sa itsura niya. Pumayat siya ng sobra, lumalim ang eye bags niya at ramdam ko sa boses niya na may iniinda siyang sakit. Nang araw na yon ay nagkabalikan na rin po kami ni Jello, Papa Dudut. Hindi po ako nakipagbalikan sa kanya kasi naaawa lamang ako sa kalagayan niya. Binanggit ko din sa sulat ko kanina na balak ko na talagang ayusin ang lahat sa aming dalawa dahil kahit kailan ay hindi naman nagbago ang pagmamahal ko sa kanya. At yun ang paulit-ulit na nilinaw ko kay Jello. Hindi awa ang nararamdaman ko sa kanya kung hindi puro pagmamahal lamang. Papadudot, mula noon ay sinamahan ko na si Jello sa mga therapy niya at follow-up check-up. Gusto ko na maramdaman niya na hindi ko siya iiwanan kahit na anumang mangyari. Palagi ko pong pinapalakas ang loob niya para maging matatag siya at sa awa naman ng Diyos. Sinabi ng doktor na bumubuti ang kalagayan niya. Kaya naman nagawa naming magbakasyon sa lugar na matagal na naming gustong puntahan, Papa Dudut. Umupo sa may tabing dagat na hindi masyadong naaabot ng tubig. Sige, baby. Aalalayan kitang umupo, kaya dahan-dahan lang, ah. Ayan. Komportable ka na ba sa pwesto mo sa tabi ko? Oo, baby. Salamat. Ay. Ang sarap talaga ng hangin dito sa tabing dagat. Napaka-presko. Sakto nga kasi hindi masyadong matao ngayon dito sa beach resort na pinuntahan natin. Malayo pa kasi ang bakasyon, kaya iilan pa lang ang pumupunta dito. Pero sa wakas, natuloy din tayo. Grabe, no? Sa ilang taon na magkarelasyon tayo, ngayon lang natin nagawa to. Oo nga eh, yung makapagbakasyonan tayong dalawa lang sa ganito kagandang beach resort. Pareho kasi tayong palaging busy sa mga trabaho natin. Tapos, puro plano lang tayo. Pero hindi naman natin makulayan. Mabuti nga pinayagan ka ng doktor mo na makapagbakasyon dito kasama ako. Hindi naman ganun kalayo ang Batangas sa Laguna. Saka, narinig mo naman ang sabi ng doktor ko, di ba? Makakabuti sa akin ang ganito kapresko na lugar. Lalo na kapag kasama ko ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Eto naman, pinapakilig pa ako. Totoo naman yung sinabi ko. Naiiya nga ako sa'yo kasi ikaw lang yung nag-drive mula sa bahay hanggang dito. Ayos lang naman sa akin yun. Ang tagal mo kaya akong pinag-drive nung magkarelasyon tayo bago ako umalis papuntang Vietnam. Kaya bumabawi lang ako sa mga nagawa mo para sa akin. Baby, thank you talaga, ha? Para saan naman? Eh, ikaw nga yung nag-effort na dalhin ako sa magandang lugar na to. Hindi lang naman para sa araw na to, kung hindi sa lahat ng araw na minahal mo ko. Alam mo, tama ka naman sa sinabi mo noon. Lahat ng ginawa mo dati, para sa akin lang lahat yon. Sa ating dalawa, ako yung palagi mong inuuna, iniintindi at inaasikaso.
ako yung palagi mong inaalala. Pero lahat ng effort na ginawa mo para sa akin, sinayang ko lang. Huwag mo nang sabihin yan. Baby, sa ilang taon na relasyon natin, puro sarili ko lang ang iniisip ko. Samantalang ikaw, palaging ako ang priority mo. Kaya nga kung pwede lang talaga na mabalik yung nakaraan, gagawin ko ang lahat para makabawi sa'yo. Bakit ka naman babawi sa akin? Wala ka naman naging kasalanan o pagkukulang. Sa totoo lang, Lena, walang oras na nagsisi ako na minahal kita. At kung totoo man ang reincarnation, paulit-ulit kong hilingin sa Diyos na ikaw na lang ibigay niya sa akin para mahalin ko. Kahit hindi ka na niya ibigay sa akin na panghabang buhay, basta ang gusto ko lang, magawa kitang mali ng paulit-ulit. Ano ba naman yan? Pinapaiyak mo na ako masyado, Jello eh. Sorry. Gusto ko lang talagang sabihin kung ano man yung nilalaman ng puso at isipan ko ngayon. Pero Lena, pwede ba akong humingi ng favor sa'yo? Ano yun? Gagawin ko hanggat kaya ko. Kung sakali man na mauna ako sa'yo na mawala sa mundo na to, gusto ko sanang buksan mo ulit ang puso mo para sa ibang tao. Gusto ko na magmahal ka ulit ng iba. Ayoko makulong ka sa alaala ko sa habang buhay. Ano ba yung sinasabi mo, Jello? Matagal pa tayong magkakasama. Ang sabi ng doktor, magiging okay ka na, di ba? Kaya hindi mo ako kailangan pagpilinan ng ganyan. Oo nga. Kung sakali lang naman eh. Basta ang gusto ko, kung hindi man tayo magkatuluyan, magiging malaya ka pa rin na magmahal ng iba. Ay, bigla ako nakaramdam ng antok. Ayos lang ba kung isandal ko ang ulo ko dito sa balikat mo? Oo naman. Sumandal ka na sa balikat ko. Pupunasan ko lang yung pisngi ko na nabasa ng luha dahil sa mga sinabi mo. Mabuti na lang may dala akong panyo dito. Lena, naaalala mo pa ba yung unang beses na nagkita tayo? Alam mo ba na yun din ang unang beses na minahal kita? Talaga? Alam mo ba na naging crush din kita kaagad nung araw na yon? Kahit pa tinamaan ako ng bola nyo habang nagpa-practice kayo ng soccer sa field. Nagtataka pa nga ako kasi ang layo naman ng pwesto ko, pero tinamaan pa rin ako ng bola. Yun pala, sinadya mo yon para magpapansin sa akin. Naaalala ko rin nung inamin mo sa akin yon. First date natin yun, di ba? Kumakain tayo nun sa food court sa mall kasi konti lang ang budget natin. Dapat nga libre mo yon pero na-short ka sa pera kasi ang lakas kong kumain ng French fries. Naaalala mo pa rin ba lahat ng yon? Uy, Jello, tulog ka na ba? Hindi mo ba narinig yung mga sinabi ko? Ay, parang ang lalim naman ng tulog mo. Jello, gumising ka muna kasi medyo bumibigat ka na. Baka lalo pang lumalim ang pagtulog mo, hindi kita mabubuhat pabalik sa cottage natin. Sige ka. Jello, gising na. Imulat mo yung mga mata mo. Ano ba? Tinuguntay mo ba ako? Gumising ka na, oh. Jello, please. Gumising ka na. Imulat mo yung mga mata mo. Hindi na ako natutuwa sa joke mo na to. Jello, wag mo namang gawin sa akin to. Jello! Jello, gising!
Gumising ka na, please! Jello! Papa Dudut, iniisip ko noong una na nakatulog lamang si Jello sa balikat ko. Gusto kong paniwalain ang sarili ko na tulog lamang siya ng mga oras na yon. Pero hindi ko na maramdaman ang paghinga niya at mas lalong namutla ang mga labi niya. At nang dalhin namin siya sa pinakamalapit na ospital, katulong ang ibang mga tao sa beach resort na yon, ay kaagad na sinabi ng doktor na wala na si Jello. Tuluyan na po akong iniwanan ng lalaking pinakamamahal ko. Papadudot na lamang ko na hindi pala totoo ang sinabi sa akin ng doktor ni Jello noon sa sakit niya na bumubuti ang kalagayan niya. Sinabi sa akin ng doktor na nakiusap sa kanya si Jello na huwag ipaalam sa akin na maikli na lamang ang oras niya sa mundo. Ang gusto raw kasi ni Jello na mas masulit ang mga oras na makakasama niya pa ako. Hindi raw yun mangyayari kapag alam ko na hindi na maganda ang lagay ng katawan niya sa karamdaman niya. Dahil puro pag-worry ang gagawin ko. Si Jello din po ang nag-request sa doktor na bigyan siya ng permiso na makapagbakasyon kasama ko. Yun daw ang huling request nito bago ito tuluyang mamaalam. Hindi po naging madali para sa akin ang tanggapin na wala na si Jello, Papa Dudut. Pakiramdam ko ay napakaraming taon ang nasayang na sana'y nakasama ko pa siya na pareho kaming masaya. Sana hindi na lamang ako umalis noon at nagstay na lamang ako sa kanyang tabi. Sana'y hindi ko na lamang iniwanan si Jello at hinayaan na magdusa sa loob ng 2 taon na hindi niya ako nakasama. Nag-guilty rin po ako sa part na nakaramdam ako ng pagkasakal sa relasyon naming 2 kahit ang totoo, lahat naman ang ginagawa niya ay para lamang sa ikabubuti ko. Wala siyang ibang iniisip kung hindi puro lamang ako. Mas palagi niya akong inuuna kesa sa sarili niya. Yun ang bagay na hindi ko kaagad binigyan ng halaga dahil puro sarili ko lamang ang iniisip ko. Papadudod sa lahat ng bilin ni Jello bago siya mawala, isang bagay lamang ang hindi ko pa rin nagagawa hanggang sa ngayon. Iyon ay ang buksan ng puso ko at magmahal muli ng bagong tao. Napakahirap dahil hanggang ngayon ay siya lamang ang nag-iisang laman ng puso ko. Kahit 4 na taon na ang nakakalipas mula nang mawala siya. Hindi ko pa rin nararamdaman na handa na akong magmahal muli. Ganun pa man ay hindi naman ako nalulungkot dahil alam ko na kung oras na talaga para magmahal ulit ako ay tutulungan ako ni Lord at ni Jello na maghilom ang sugat na matagal nang nandito sa puso ko dahil sa pagkawala ng lalaking pinakamamahal ko. Maraming maraming salamat po, Papa Dudut, sa pagbibigay ng oras na maibahagi po ang aking kwento. Dito na rin po nagtatapos ang aking sulat. Ako po ang inyong kapuso at kabarangay, Lena. Barangay Love Stories. Love Stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever.